Ayun guys, tayo ay nandito na sa washroom. And kasama ko si Remy. Sumunod siya sa akin. So yan, after ng ating long day of work, luto. Patatapos ko lang magluto. Mag-shower muna ako. And then pagka-shower, kakain kami dinner. Ay, sorry! Napaho ko si Remy. So, yon. Kapag kapag maliligo ako, una kong ginagawa guys is nag-double cleanse ako. Ito. Yan yung products. Ito yung double cleanse. So, yun yung two-step process ng paglilinis ng mukha. So, yung ginagawa ko is nag-cleansing muna ako. Yan. Dati kasi yung una, ang ginamit ko is Claire's. And nakita ko to and maganda yung reviews niya. Gusto ko siyang itry. It's a cleansing oil. Kasi mas maganda daw ang oil base kapag gagamit ng kapag nagdo-double step. So, yung double step is first one is yung oil base or yung oil na pangtanggal ng dirt, ng makeup. Kagaya ko, naglalagay ng mascara. Tapos yung eyebrows, alam niyo na kasi kilay is life. Yon. Yeah, para matanggal yung dirt, yung sunscreen na ini-apply natin sa mukha para hindi siya mag-clog sa pores natin and totally maalis yung dumi. So, after nito, ang sunod kong gagamitin is kapag na-shower na ako, guys, hindi ko na kayo sasama doon. Ito ginagamit ko. Yan. I love CeraVe. So, yan. Yan yung ginagamit kong cleanser sa mukha. So, ito, ina-apply ko lang siya, guys, kapag lumalabas ako. Like, may work. Basta anytime na lumalabas ako, na naglalagay ako ng sunscreen. Ito, ginagamit ko siya. Pero, kapag dito lang ako sa apartment, hindi ako lumalabas. Hindi ako nagda-double cleanse. And, be careful, guys, kasi ito is hindi lahat sa mga prone sa tagihawat, mga oily, yun. Hindi siya hiyang. Lalo yung mga sensitive skin. And make sure guys, bago kayo mag-apply nito is kailangan malinis ang inyong kamay. Siyempre, kasi mamassage nito sa mukha nyo. Hanggang makita nyo natatanggal na yung makeup nyo. So, yan. I-apply na natin siya. And si Remy, inasa paanan ko. Masarap to sa mukha guys kasi namamasahe talaga yung mukha mo. And very relaxing. Ganyan ako kaarte guys sa mukha. Dito talaga ako sa mga skin product nag-i-invest. Hindi sa kung anik-anik. Ewan ko ba? And favorite ko talaga is yung mga Korean product. Kasi hiyak siya sa akin. Actually, naubusan na ako ng hyaluronic acid ko. Ay sabi ko, pag nag-grocery ako, doon na lang ako bibili sa Walmart. Kasi kahapon, nakita nyo guys yung mascara na natanggal na siya. Kasi kahapon, galing ako sa Costco, naghahanap ako doon, wala sila. Eh, doon, kapag bumili ka, dalawa, parang mura doon, mas mura. Ayun nga, wala nga sila doon. Kaya sa Walmart na lang ako bibili kapag nag-grocery. Anyways, may gagamitin pa naman ako moisturizer. So, yan lang. And make sure imamassage nyo kung saan. Lalo na dito sa part na to. Kasi, di ba, marami tayong whiteheads, blackheads. Yan. And after ito, leeg kasi naglalagay din ako ng sunscreen sa leeg. After nito, mag-shower tayo. Kailangan i-rinse siya ng lukewarm water. So, shower tayo guys. Gamit itong cleanser ng CeraVe. So, yan tayo ay nakaligo na. Ang susunod na step natin is maglagay ng toner. Alam nyo guys, kapag naglagay ako ng toner, feeling ko yung balat ko sa mukha is tuwang-tuwa.
As in, feeling hydrated siya. And hindi na ako guys naglalagay sa bulak kasi nasasayang lang, natatapon. So, dinadirect ko na lang siya sa mukha ko. So, yan. Papatuyin ko lang siya ng konti. And then, lalagay tayo ng susunod na product. Yeah. Ganyan lang. Papatuyin ko lang siya ng konti. And super ganda nito, guys. Ginagamit ko na siya ng, I think, more than almost 3 years na since na ginamit ko na to. Hindi na ako nagpalit ng iba. Kasi effective siya sa akin. Pagka minsan kasi, ang niya style, matagal mag-shipping. So, minsan sa Amazon ako bumibili. Kapag talagang naubusan ako, hindi naaabot. So, yun. Patuyin lang natin mga 3 minutes. Balikan ko kayo. So, next step na tayo, guys. Nandito na tayo sa retinol. So, gumagamit na ako ng mataas. 0.01%. Kasi nag-start ako, and for those who wants to start using retinol, gamitin niyo yung Olay na purple. Kasi doon ako nag-start. Para hindi ma-shock yung balat niyo kapag mag-retinol kayo. Sabi nga nila, as much as possible, mag-start kayo ng early 20s. Pero na-discover ko lang naman too late na ako. So yan, almost... siguro mga 2 years ago ako nag-start. Yun. And yeah, tinaasan ko na rin siya kasi sanay na rin yung balat ko. So yeah, ito na-apply ko. Saya style din to. Maraming klase ng retinol. Any type of brand or anong brand, pwede nyo siyang gamitin. Basta alamin nyo lang yung percent. And meron akong pea size lang na ilalagay sa mukha. Tapos yung sa leeg is half ng pea size. O diba? Learn from the dermatologist. Para sa wrinkles yan, bumata tayo. Tapos sa leeg, kalahati ng pea size. Siyempre, huwag kakalimutan ang leeg. Ika nga ni Bea, kasi napanood ko siya nung isang gabi. Para daw maitago ang edad, kailangan idamay ang leeg. Totoo naman yun, which is matagal ko nang ginagawa yun. So, yan. Since wala nga akong hyaluronic acid, ito kasi yung brand na ginagamit ko, ubos na siya. May isang araw lang siya naubos. Ang gagamitin ko is, eto, CeraVe. Maghintay lang ako ng ilang minuto. Kasi meron din siyang hyaluronic acid. Yan. Kasi wala akong ibang moisturizer. Ito kasi yung palagi kong ginagamit kapag wala akong moisturizer. So yan, apply na natin yung ating moisturizer. Ayan yung ating leeg. Diba ang gara ng kilay ko? Natuwa ako kapag napapahid ako nitong moisturizer na ito. Yung kilay ko is nagiging dark lalo. Tapos sumusunod siya. Tapos huli yung ating ginger sugar na lip balm. Sa gabi siya ako nilalagay para mananatiling moist yung ating lips. So yun guys, yun yung ating simpleng night skincare routine. Say goodnight! Thank you for watching! See you soon!